dormitory. So dito sila talaga nakatira. Nakita mo, meron pang grocery. Meron pang... May 7-Eleven. Diba? Tapos nakakalarga kayo ng... kahit ano gawin nyo, umbra. Para lang kayo nasa bahay. Diba? Pwede kayo mag-TikTok dito. Mga gumagano'n-ganon. O, kung wala ba dalawa, ginagawa niya, no? No? What? Bakit ba lagi yung sayaw, meron pa daus-dus dito? Pwede ba yung paliwanag nyo sa akin yan? Ano ba yung sayaw na yun? Bakit ba lagi dumadaus-dus dito? Meron ba makakapag-explain? Naku, importante to, kasi sasabihin ko sa board nito. Bakit ba lagi meron pa ganito, hihimasin dito, tas pababa dito? Ano ba yung sayaw na yun? Ha? Sige nga, paliwanag mo na. Importante ito sa agenda natin eh. Dali na, ikaw yata may impormasyon eh. Para nakaka-sexy yun. So, sige nga, tingin nga, patingin nga. Para makita ng board natin, sino ba kaya? Sino pwede sumapon? Sino nga, pwede nga pasampon niya. Sige na, sige na. Alam mo, misan lang tayo nakikita ng ganito. Ito, doon yun na. Pag-alis namin dito, wala na naman. Sige na, sino? Huwag na kayong mahiya. Huwag na kayong mahiya. Sige na, pahisa, sige, pahisa. Sige na. Yung baon, tapos sino yung nakapit na maskara na yun? Ay, para, na mask. Artista yata yun eh. Ayan, ikaw. Katanda ko. Sana ako yung bakla ako. O, sino ba? Ayan, ayan. Ayan. Kita mo, wow. Parang hiyang-hiya. Parang hiyang-hiya. Pero mga pa... Sige na, patingin lang. Patingin lang. Ayan, ayan. Ayan, anyway, ang kayo ba, ang, kasi parang tama ba ako, hindi pa kayo natutulog? Hindi pa. So, galing kayo sa work? So parang ito, eh paano tayo, di... Ganito ka rin kayo lang. Kunti stretching naman, minsan na kami pumunta rito eh. Minsan na tayo magkikita. Magtititigal lang tayo sa mata. Mukha namang... Hindi, kaya nung galing na kami ng Taipei, ng Taichung, and ito yung... pangatlo na bibintan. Ang, correct me if I'm wrong, mukhang kailangan nyo rito, karagdagan lang na, libangan, ano ba naman magpadala kami rito ng artista? Ano ba sa tingin nyo? Yes! Sinong artista ang gusto nyo dalhin dito? Sino? Dali kaya, si Pepe Pimentel, gusto niyo na yun. Si Coco Martin, mahal eh. Uubos pera natin. So, yun ang pinaplano natin. And of course, dahil narinig ko, dito pa na, mukhang mga OFW dito, loaded. So, kailangan, ayan na naman, tingnan mo. O, di ba tama ako? Doon mo na naman kakalkalit. O, ano nga meron dyan? Ano dyan, taba? mukhang kailangan nyo rin ng mga programa tungkol sa paghawak ng inyong salapi. Diba? Kasi mga mamaya, alam mo, pagka marami kang pera, akala mo lagi, ang sarap-sarap gaso sa inyo. So, dapat meron tutulong sa inyo kung magpa-plano kayo. Huwag kayong nahihiya kung masasabihan kayo kuripot. Ha? Huwag kayong gagasta para magpakitang gilas lang. Hindi magandang investment yun. Ayaw mo nang apihing ng kuripot. Okay lang yun. Dukan ako ng kuripot. Tsaka ako, wala naman masyadong gastusin dito. Eh, no? Wala ba? Rame. Ano nga? Ano? Ano daw? Alam mo, ikaw kanina ka pa eh. Pagkatapos pag tinatawag ka, ayaw mo naman eh. Hindi ka na. Ito. Sige na nga! Okay, tam. Nakakulay pa po. Sige na. Ano ang pangalan niya? Tinamo, sikat pala to. Sige na, Joy. Sige, ayan.
Wow! Sige, upo ka na. Kwentuhan mo nga kami para marinig din na aming board. Ano yung sinasabi yung pinagkakagasto sa inyo? Mahilig po kasi kami buong saan? Online. Shopee, Shein. Ano ba? Brand ng damit? Ng mga... Ayan. Pang-work lang po lang. Tamo din. Marami nga silang pera. Sabi nung problema nila kung paano gagastos yung pera. Ay, hintik na. Ha? O ba ng konti? Alive eh, hindi ako makasalita eh. Kung mapapanood yung mga komentaryo ko eh. Ha? So, yun ang feel free to call you up. So, yung meron kayong concern, I believe that our NWO, yan ang tawag na ngayon sa Polo Owa NWO. Tama, di ba? Mwa. Nag-iiba na talaga ang takbo ngayon eh. Mwong-mwong. Ang yung Migrant Workers Office na pinamumuluan ng ating Secretary Tuzongle ng Migrant Workers Office. Ang OWA, nandito pa rin naman. So kung meron kayo mga concerns, kasi yung mga pinuntahan namin, nung meron silang inihahain sa aming mga concerns, hindi naman pala nilang pinapaabot sa mwong. Parang may pauso ka ngayon, ha? Yung pala magandang tawag, mwong. So, make it a point na sa kanila nyo sabihin, huwag kayong magkonsultasyon na kayo kailang. Parang merong kailangan solve na. Katulad nung galing kami ng Taichu, meron daw silang mga concern tungkol sa mga papa-hospital. Oh. Iba kailangan malaman namin, bigyan mo sa aming pangalan, ang OWA kasi ngayon at ang NWO, ang gusto natin mangyari ngayon, kilos kaagad. So, less na tayo doon sa kwentuhan ng mahaba. Alam mo yung sasalaysay nun, alam mo yung isang kawindang kapagka nagsalaysay, kung wala nung tinangkas siya, sinusulat niya pa. Tapos ang nahihingi ng tulong, wala nang pangalan, walang bansa. Saan mo nung nahanapin doon sa buong mundo? Diba? Ito, totoo to ha. May umingi sa akin ng tulong sa Saudi. Sabi ko, nasaan ka ma? Nasaan ka? Sir, malapit doon sa puno. Malapit sa puno. Nagpaparin yung labi sa puno. Sa bagay, kukunti ang puno doon. So, hahanapin ko yung puno. Diba? So, ito yung mga kwentong OMW na hinaharap namin araw-araw. And dahil sa dami nyo nga, kumaari lang, let's cut the chase to sa mahabang kwento, direkta na agad kung ano yung problema para makakilos and make sure that the essential items that we need para makakilos kami ay nandun. Meron pa, ano, ate, tulungan mo yung nanay ko. O may paano mo nga hanapin ang identification nanay mo. So nanay mo, hanapin mo sa database. O nanay niya. Paano mo mahanap yun? Diba? So, mukhang dito naman, hindi ganun ang inyong problema. Which brings me to immense joy. Si OFW is happy, contented. And yung mga ganito, ayan, sabi ko, kumpara nyo lagi ang inyong sarili doon sa mga kapatid nyo na nasa ibang bansa na ikaw nga overtime sa kanila, wala sahod eh. Ang bakbakan doon, di ba? Ayan, si Labat, galing naman riyan. Galing dito, ang mga bakbakan doon. Hindi pinasahod ng 6 na buwan. Oh. Bukod sa ano, may ganyan pa, may action picture pa. No? So, yun ang yung gusto kong mensahe sa inyo. You're very fortunate na you are in a country na kahanga-hanga yung struktura ng kanilang labor system, pangangalaga. Pagkada, kinipin sa amin dito, pagkada mo dito, meron kang inihain na reklamo. Apay, kumikilos ka agad yung gobyerno nila. So,
let's always count our blessings. Count our blessings. Always remember yung inyong mga kapatid nandun sa itong bansa na hindi kasing panan ninyo. No, nandun na sila sa isang bahay, pagka na, no, hindi ka makakalabas, mga kontrata mo, 2 years? 2 years ka na to. Imagine mo yun. Oh, eh, tapos ito, overtime na. Ano yung ang isip ako penis ko, nandiyan. Yun lang ang ano. Hindi pa naman tayo maghihiwa-hiwalay. Marami pa tayo pwede pagkwentuhan. Pero yun ang nararamdaman ko, gusto kong ihatid sa inyo. I'm very, very thankful na nandito kayo sa isang lugar, isang bansa. Napakaayos. Napakaayos. Anything that happens. Alam mo, nasa Bible din yan. Kahit ano mangyari, magpasalamat ka. Pasalamat, 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 pasalamat. At dito ang gaganda ninyo. Balita ko rito, mga pinoproblema nyo kung paano magpag-gluten trip. Pero ayaw mo yun naman. Kasi galing ako doon sa kamila, may clinic kong nakita. O ako, pinatira ko rin yung mukha ko para mag-hubis bigas. Yung pala sabi sa akin, kaya natin yung doon mga Pilipino, ang hiling daw magpag-gluten trip. Totoo ba yun? Kasi sa ibang bansa, yung hindi kasi yaman dito, ang kanilang priority, yung ano, astringent 1, 2, 3, tsaka, no, kaya sulog-sulog yung mukha, mukhang Washington Apple. Eh dito, tingnan mo yung mga balat ninyo, ang gaganda, kikinis, mukha talaga na ang gluta. Totoo ba yun? No. Hindi naman talaga lahat, siyempre naman yun. Alam mo, ikaw kanina ka pa, yung mga komentary mo, wala makakwenta-kwenta eh. Huwag ka naman sumali. Nagsisingit ka, wala sa timing eh. Hindi nga, pero ano nga yung call? Kasi gusto din namin malaman, kahit na gano'n lang, ano mga hilig yung ginagawa rito? Magsamba! No? Kumain? Eh, bakit nga magaganda mga call din yun? Oo nga, ikaw nga, hindi! Nakikita naman! Singit ka ng sing! Pero mo dito, parang kami baong pagong. Hindi ko parang na magaganda ang mga kasi. Kaya saan, di ba sir? Kaya saan tayo pumunta? Magmula, Taipei, Taichung. Magaganda ang to. Tayo ko nga. Oh. Ano ito? Hindi kasi sa ibang bansa, pag nagpupunta ako, hindi kasi na mga ganun, hanggang dito na lang. Hanggang dyan na lang, malaki hita eh. Hindi nga, ano libangan nyo rito? Para we can compliment yung program. Alam mo, itong mga ganitong usapan, mahalaga ito, para yung gagawin yung programa ng OWA, nakaterno naman sa inyo. Baka mamaya, gawin namin yung programa, hindi nyo naman kailangan, mag-buisit pa kayo sa akin. Diba? Ano? Kaya itang problema yun. Gusto ko makawa ako sa'yo. Pangkabuhayan. Pangkamatayan. ang kapangkabuhayan, marami buo na sa uwa. Ano? Bay, kaya mo? Ikaw lang yan lang may gusto ng bay. Wala mo sa bay. marami. So, nakita ko libre yung bay na parang nagsulog ka. Ama arte, rayo ng baka. Gusto yung aloe, gusto yung carbon fiber. Oo! Pugeta mo! Ilimandani mo isa doon eh! O yan, dito tayo ngayon dudulog. Dito sila yung nag-aproba dyan. Yun, ang board of trustees natin, dyan tayo magpapaalam pag-iingi tayo na sa labi. May tatlong hari nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsimagandong na tanging alay.
Kaya sa hindi eh, pero parang ito, di-aprobahan yung bisikleta. Ang mahal ang mahal mahalang gusto nito. Oo, carbon fiber ang gusto, alam talaga. Ayaw nung dihulog ng barya. Eh, nakita ko dami nung dihulog ng barya eh. Mag-aarapin ito, mga detective. Pero ang sarap na marinig ng mga ganyan ang problema ninyo. Kaya pala sexy kayo na nagbibisikleta. Karoon niya, hindi ka nagbibisikleta? Ayun! Ikaw ang motor, ano? tamad ka ba? Ano sinasakyan mo? Ah, iba, hindi nakagano ka lang. Okay, ang resulta. Kasi bagay, maganda dito kumari. Tagal mo nga mas mo. Ay, maganda nga! Maganda nga! O sige, wala na akong sasabihin. Basta yun lang ha, yung bilhin natin. Pag sa inyo pa nalalangin, please do it. Yung mga kapatid na nandun sa, laging nandun na sa Middle East, doon sa mas challenging, mas marami kailangang effort para magtrabaho. At hindi sila hindi pa sila umaabot doon sa nagre-reklamo sila ng overtime. Wala pa sila sa level na yun. Nandun pa na sila sa level ng minsan pinaglalaban kung ano talaga yung sahod nila na hindi nakukuha. Okay? Anyway, nalilibang na ako, humahaba yung kwentuhan. Maraming salamat sa inyo. And maraming salamat din sa pagtitiwala niyo sa amin, sa OWA, sa NW. And aralin niyo yung sistema. Mag-Google kayo, tingnan niyo yung mga programa ng OWA para mag... sa pangkabuhayan. Ay, alam mo, isa sa pinakamabilis. Pina sa pinakamabilis na benefit ng OWA, 220,000 ito. Di ba pinakamabilis ito? Ano kaya yan? Pantawang 1,000. Di ba? Yung burial at saka yung... Ay, mabilis talaga yun. Oo. Wasted na yan. Kaya yun, ano yun? Kaliwaan yun. yun ang mabilis na as much as we can, ayaw ang bigay-bigay, ayaw tinadaanan yun, ayaw tinadaanan. Tinadaan ko na lang sa patawa-tawa para gubahan, pero sa dami ng naranasan ko ganun, it really pains me. That's why I'm really so happy seeing all of you. Parang kung pwede ko kayo yakapin isa-isa. To say thank you that you're bringing our officers joy dahil sa nakikita namin na okay kayo. So kung meron mga concerns, maliit man o malaki, yan, gina-joke lang kita, pero pakikita natin yung overtime, ha? Yakap isa-isa. At puro babae. Parang may asiwa. Puro babae. Ha? Nasaan? Ay, mga engineer. Matatanda na yun. Ha? Ah, hindi matanda? Baka sila ang nangangailangan. Wala ba sila mga concerts? Oo nga. Taken na ako eh. Okay, maraming salamat sa inyo, ha? Let's continue the dialogue. Kung sa paano paraan, again, yung ating walk, bukas lagi para makinig sa inyong mga concerts. Okay? Thank you very much. I love you. Thank you. I mean, may gusto siya actually eh. Sigurado yan, kaya yung maket ng kwarto eh. Gusto nila magpa-selfie sa inyo. So, pero before that, ay magte-general selfie tayo, isang selfie sa lahat. Iikot kami, no? Yung gusto magpa-selfie ng individual kay admin, ayusin na lang na palingalin niya para hindi magkagulo. Pero before that, bago ko makalimutan, baka makalimutan ko, pasalamatan po natin ang ating Manila Economic and Cultural Office Chairman dahil siya po ang nagdala sa ating OWA team nito. Si Chairman Silvestre H. Cayo III. He's
He's the one really who insisted na makapunta din po ang ating team. Pero we will request for special messages sa ating mga bossing from OWA before we go to the selfie. Ang i-request namin after the messages, iikot kami, magsi-selfie tayo ng buong group. Hindi ko alam kung tatayo pa kami sa upuan dito or paano. Ito yung mayan na lang, later on. Then after that, I'm sure all of you gusto magpa-selfie kay admin. Imbis na magkagulo, pila-pila na lang dito per line. Okay? So tatawagan ko po kayo ng ating Board of Trustees member. He represents the land-based sector. Very important. Attorney Antonio Partosa. Sir? Kasali pala ako sa message. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. First time akong nakapunta rito sa Taiwan ng official business, no? Dati-dati kasi, ano lang ako eh, bisita-bisita, ganun. Pero hindi ako nakakapunta sa ganito mga lugar. At ako ay naliligayaran dahil nakikita ko kung gaano kayo kasaya, gaano kayo well-provided, pero kayong mulika, pero kayong nalatintahan, andito na lahat. Tsaka nakikita ko, makikita mo natin sa inyong mga mukha na talaga kayo ay maligaya. Sa lahat ng pinuntahan namin itong lugar sa Taiwan, iisa lang naman daw ang problema ninyo ay love life. Pero madaling remain na yun. Personal na problema yun, personal na problema. Ang importante, wala kayong nagiging problema sa inyong hanap buhay. At alam nyo, maipwento ko sandali, yung aming mga pinuntahan ibang lugar sa Middle East, talagang panlulus-lulus sa kanilang mga dinaranas. No? Naka-stambay yan doon sa ano, polo office. Marami silang problema. Kaya ako'y naliligayahan talaga para sa inyong lahat. No? So, maraming salamat at sana ay manatili. Pwede nga sana lahat ng mga OFW doon sa Middle East mapunta rito sa pinag-uusapan namin, mapunta lahat dito sa Taiwan. No? Napakalaking blessing. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga. Thank you, sir. Tawagin po natin si Captain Emmanuel Regio para po sa message niya po. Okay, magandang umaga po. Unang-una po, siguro, first of all, we'd like to extend our thanks to Director Jeffrey Chan at ang kanyang mga kasamahan for taking care of all of you who looks very happy. And according to our administrator, beautiful ladies, yes, we all, see the faces of everybody. Ang sabi dito, some of you looks artistahin daw eh. Sabi ni Arnel. Oh, so, okay. And also, of course, I would like to thank our love at desk here na pag-aasikaso sa amin. At tagdala niya sa amin dito sa isang forum na napakasaya ang mga tao na nagtatrabaho dito sa Taiwan. So, there's nothing else na dapat namin alamin sa mga concerns ninyo. Ang isang na-impress lang ako dito, doon sa mga pinuntahan namin, yung mga training no, na ginagawa dito sa Taiwan. Especially doon sa mga skills training, kayo dapat ay you have to take advantage of it, no? Kasi importante yan eh. After 12 years nyo rito, alam ko hanggang 12 years lang tayo rito eh. At hahanap na kayo sa ibang bansa, hindi na kayo pwedeng ma-renew ang kontrata. I know if that's correct, but kailangan ninyo additional skills, no? Doon sa Taichung, na-impress kami doon sa mga training, no? Nalaman namin noon na maraming nag-train doon tungkol sa baking, photography, lahat ng mga training. Pagbalik nila sa Pilipinas, nagagamit nila yon
para may sarili na silang mga hanap buhay. Yung po ang isang project ng gobyerno tungkol sa integration. Ang integration po, meron sariling opisina yan. At tutulungan kayo kung paano kayo makakabalik doon sa lipunan kung saan kayo ang mahagalawa sa normal and successful OFW na nagbalik sa Pilipinas. Sabagat yun din po ang punto nun eh. At the end of the day, you'll go back to the Philippines, you have your savings, put up your own investment, and then maybe the skills that you learn from all this training, magagamit niyo po yan eh. Importante po yun. That's why that is a very good opportunity na habang dito kayo at meron kayong panahon, gamitin niyo yung panahon yan para kayo ay magkaroon ng dagdag na kaalaman para pagbalik niyo sa Pilipinas, meron kayong magagawa. May naipon kayo po ng mga kasamahan namin sa board na magkaroon kayo ng puhunan para puhunan ng tulong puso. Up to 1 million pesos po, bibigyan kayo. Mag-ipon kayo, 20 of you, or meron lima lang kayo na po mag-tayo kayo ng grupo and you'll be given, I think, 250,000 to start a business. Kaya lang, yun po.